So, ito yung pangalawang system ng Korean numbers. Okay. So, ang pangalawang system, ang tawag ay Pure Korean System. O, Pure Korean or Korean System. Okay. So, madali lang to kaysa dun sa kanina. Kasi yung kanina, maabot pa ng million, 10 million, 100 million, saka billions. Okay, yung Sino-Korean or Chinese system. Pero dito sa pangalawa, itong Pure Korean or Korean system, ginagamit to sa number one, counting tangible physical objects. Kapag sinabing tangible, ano yun, or physical objects, lahat ng nakikita na hawakan. Yun yung kapag gumagamit o bumibilang ka ng mga bagay na nakikita at nahahawakan, ang gamit is si Pure Korean. Okay? So, ayan, such as potatoes, cars, people, tickets, and cups of tea. So, ang gamit is si Pure Korean. Ginagamit din siya sa age. Okay? O, kapag binabanggit mo yung age mo sa Korean, ang gamit ay itong Pure Korean system. No? Tapos kanina, sabi ko yung minuto sa kasegundo, si Chinese system or Sino-Korean system. Pero dito, sa oras, pag titingin ng oras o magbabasa ka ng oras, okay, sa hour, ang gamit is si Pure Korean. Sa minutes and seconds, ang gamit is si Sino-Korean. Okay. Tapos dito, counting hours. Kapag magbibilang ka ng oras, ang gamit mo pa rin is si Pure Korean. So, ito yung si Pure Korean. Yan. So, sabay-sabay natin basahin. Hana, dul, set, net, hasat, yosat, ilgob, yodel, ahok, yol. So yan ang 1 to 10 ng Korean. Kanina il isang sa o chilpag kuship. Pero ito iba, no? So yan yung kanyang 1 to 10 ng Pure Korean. So pag 11, yol hana. Pag 12, yol dul. 13, yol set, 14, yol net, 15, yol tasot, 16, yol yosot, 17, yol ilgop, 18, yol yorol, 19, yol aho. Pag 20, yol yol. Hindi. So, iba sa kanila, kung ang Sino-Korean, kung ang Sino-Korean or Chinese system is 2 times 10, dito may sariling pangalan si 20 hanggang 90. Okay. So ano pangalan ni 20? Sumul. Si 30? Sarun. Si 40? Mahun. Si 50? Swin. Si 60? Yesen. 70? Iren. 80? Yodun. 90? Ahun. Okay, ahun. So yan yon. Hindi katulad dun sa Chinese system, itatimes mo lang. Ito hindi, may sarili silang pangalan. Hanggang 90, okay, so 99 lang. Di ba sabi ko na yun, 99. So pag 100 na, kumari ang edad mo is 100 na, so pag sinabi mo sa Korean yon, babalik ka na sa Sino-Korean, yung back. Okay? Naget? So ito mas madaling aralin kasi 1 to 99 lang to. So ang 21 is okay, 22 sumul dul, 23 sumul set, 25 sumul tasot, 27 sumul ilgop, 29 sumul aho. So ganun lang. Okay, pag 30 naman, sarun. E paano kung 35? Sarun, tasot. O kung 38, sarun, yodol. Okay, kung 39, sarun, aho. Tapos ang 40 ay mahun. Kumari, 41. Mahun hana. 44. Mahun net. 47. 49. Mahun aho. Tapos ito na si 50. Ano si 50? Swin. Okay? So si 55. 58. Okay. Si 60 naman ay yesen. Okay, 61, 62, okay, 65, 66,
69, 69. So 70 naman ay 70. 70. Okay, 70. So si 72. Okay, 75. 77. 79. Okay, ang si 80 ay 80. 80. 80. So 88. 80. 80. 89. 80. Aho. Tapos ito na si 90. Si 92. 100. 94. 96. 98. 99. Aho. 100. Back. Balik kay back. So madaling aralin tong si Pure Korean kasi 99 lang siya. Ginagamit lang siya pag magbibilang ng object. Kaso ang object, pag lumampas na sa 99, balik ka na kay Sino-Korean. Okay? So, sa oras, eh, ang oras naman is 1 to 12 lang, di ba? Alauna hanggang alas 12, kung ang gagamitin mo is hindi military time. Okay? So, 1 to 12. So, madali lang to. Tapos yung edad hanggang 99 lang. Kapag ginamit mo naman siya sa edad. Ayun. Okay. So, tandaan nyo. Itong tandaan nyo, ah. Itong si 1, 2, 3, 4, kapag ginamit sa sentence, nawawala yung isa nilang karakter. Okay? Katulad nito, si Hannah. Kapag ginamit ko yan sa sentence, Han na lang yan. Itong si Dul. Pag ginamit ko sa sentence to, Dul na lang to. Do. Etong si Seth. Pag ginamit ko sa sentence, se na lang yan. Etong si Net. Pag sinabi ko sa sentence, ne na lang to. Yang apat lang na yan. No? Hana, Do, Seth. Eh, paano kung 11? Yol, Han. Kapag ginamit ko sa sentence. No? Eh, kung 12? Yol, Do. 13? Yol, Se. 15? Yol, Ne. Oh, ganun pa rin kapag 21, 22, 23, 24. Kumari ang edad mo is 21. Sasabihin mo lang, sumulhansal. Imnida. Okay? So, may 15 minutes pa naman. Sige, tirahin natin yung how to say your age. Kasi mas madali yun. Para magamit natin, itong sinasabi ko. Okay? So, how to say your age in Korean. Gamit yung Pure Korean. Meron naman kayong kopya dyan sa ano nyo. Kasi doon na natatapos yung slide. Okay? How to say your name in Korean? How to say your age? What's the name? How to? How to use? How to read time? How to use? Alam yung how to say your age? May nakita ba kayo? Age. Age in Korean. How to say your age? Wala. How to read dates. How to say your age. So dito. Okay, how to share your age in Korean. Okay, so ang gamit dito is yung okay. Pure Korean number system. Okay.
So, ito yung gagamitin mo. Use pure Korean number system. Ibig sabihin yung Hanabi set. Okay? Kuwari, how old are you? Okay? So, ang question is, wala yung ano, how to say it? How old are you? How old are you? Ah, meron yata. How to read time? How to read dates? Ito, nandito. How to read dates? Na I got to the same. Meron ako nun. How to read numbers too. Meron akong file nun eh. Age. Nababasa ba kayong age? Wala yung telepon. Ako na isama yun. Best integration. Okay, so dito na nga lang. Sige. Self-interdaction, 65. Okay, ito na. So, self-introduction and age. No? So, lampasan natin yung self-introduction. Okay. So, ito yung questions. How old are you? Okay. Dito po rito sa ginagawa ko. Para pag tingin ko siya, nakabukod na. Okay. Okay, so, how old are you? Ito yung polite, ha? Polite. Okay. Sana. Okay. So, dito, kung babasahin nito, paano babasahin yan? Naiga otoke otoke. Okay, si H saka si G nag-intersect, magiging KH. Naalala niyo yung sound change rule? Okay, naiga otoke keseyo. Due seyo. Okay, naiga otoke deseyo. Ibig sabihin yan, how old are you? Kaya lang, ito is polite. Okay? Polite. Okay. Ibig sabihin ng polite is honorific form. Si sa'yo, mas mataas na kasi meron silang three ways of speaking.
sa kaedad mo lang yung casual, tapos yung formal, medyo matanda sa'yo, yan yung merong yo-yo, itong pangalawa. Tapos yung honorific form, yung may mga imnida, sumnida. Okay, pag gumagawa na tayo ng sentence, saka pa lang natin pag-aaralan yun, no? Okay, yung three levels of conversation. So dito, naigaw to kedi sa'yo, ibig sabihin yan, how old are you? Ito naman, paano mo babasahin niya? Sige nga, laki ng tuma. Okay. Okay natin. Miot? Sari? Yeyo. Magiging sari to kasi etong R, pupunta doon, kakainin niya yun. Di ba naalala niya yung cookies? Miot sari yeyo? Okay. Miot sari yeyo? Ayan. Wala yung English. Pag binasa siya is miosal. So ito, yung CH, mawawala. Okay? Dapat yung miosal. Pero pag, siyempre, sa conversation, iba na yung kapag ka, iba na yung sa oral kaysa sa reading. Okay? So siyempre dito, miot. Pero pag sinasabi mo na at nagsasalita ka, mawawala na yung CH. Miosariyeyo? Miosariyeyo? Ang Korean nga, is mesal. Ginagawa pa nila minsan yung mesal yeyo. Mesal. Ganun. Okay. Ang ibig lang sabihin yan is how old are you? Kaya lang, no? It is more closer to casual than formal. Okay? Pero okay na to. Yung yo kasi is parang po at opo. Okay? So, yun. No? So, kung gusto mo na gawing polite, or honorific form, dapat imnida yung huli. Mare ito, naiga, otoke, kaya lang, desumnida. Ito. No? Kapag ito naman ang ginamit mo, miosal, miosal imnika. So, hindi imnida, imnika. Okay? So, kapag sinagot mo itong tanong na to, naiga, otoke, deseyo, o kaya miosariyeyo, dapat laging may imnida ang iyong sagot sa hulihan. Kasi ang imnida is declarative ending. Okay? Ito yung formal declarative ending or polite declarative ending. Ibig sabihin nito mataas na paggalang. No? Imnida. No? Katulad nito, I am blank years old. Okay? I am blank years old. So, ito yung mga ages, no? 1 to 100. Okay, ang gamit dito is pure Korean. Kung makikita nyo, di ba? Okay. Pinilitan ko po kasi. Nababasa nyo pa yan? Okay lang. So, I am blank years old. This is the polite way to say how old are you? Either way or you are asked your age. So, ito yung pagsagot. Kunwari is, 20 years old ka. 20 years old. So, sasabihin mo, kapag sinabi mo, sariyeyo, sasabihin mo, sumusal imnida. Sumusal imnida. Okay? Sumusal imnida. Kapag 21, ayan. Sumulhan sal. Sumulhan sal. Imnida. Okay. Kung harap tinanong kita, naigaw to kede sa'yo, sumulhan sal imnida. Okay? So, ganun lang kasimple yung pagsasabi ng age sa Koreano at pagtatanong. Okay? So, pag magtatanong kayo sa Koreano, ito ang gamitin nyo. Naigaw to kede sa'yo. Kasi mas formal to kaysa dito sa nyo sariyeyo. Kung ang kausap mo is, alam mong mas matanda ka, o mas bata sa'yo, okay, pero pwede mong gamitin ito. Mio sariyeyo. Okay, pero kung mas matanda sa'yo, o kaya may katungkulan, kung mare, sa yung supervisor nyo, pero mas matanda ka kaysa sa kanya, dahil sa supervisor siya, ito pa rin ang gamit. Naiga, tekede sa'yo. Okay, naiga, tekede sa'yo. Hindi mo pa pwedeng sabihin, mio sariyeyo. Okay, kasi mas formal ito. Naiga, tekede sa'yo. Again, no,
Gagawa muna ako nito, isasalin ko sa ano, para konti lang. Pagkatapos, yun yung ibibigay ko sa inyo kung na-print na. Bukas. Okay? So, pinag-aaralan natin ngayon kasi nasa pure Korean tayo at meron pa naman time. Ito yung mga age ng Korean. Kita nyo, kung mapapansin nyo, itong si 1, 2, 3, 4, katulad ng sinabi ko kanina, yung Hana naging Han. Yung Dul naging Du. Yung Set naging Se. Yung Net naging Ne. So, nawawala yung huling karakter nila. Okay? Katulad nito. No, Angsal kasi, ibig sabihin na years old. No, Hansal, 1 year old. Dusal, 2 years old. So, yung Sal is years old. Okay? Ayan, nakalista na dito hanggang 100. O, kita nyo, pagdating ng 100, naging Beksal. Bumalik kay Sino-Korean. Okay? 101 is Beksal. Okay? Oh, pure pa rin. Beksal. Beksal. Okay? Nagets? Ibeksal. Oh. Siguro naman wala nang aabot na ano. Gusto mo ba yon? 200 years old, buhay ka pa? Kalansay ka na? buhay ka, kalansay ka na, pero lumalakad ka pa sa kalsada. Okay, 200. Wala naman siguro nga aabot ng 200 sa atin. Ano tayo? Si Moises nga, 112 lang eh. 120 years old nung namatay. Sinong pinakamatandang namatay sa Biblia? Ano tao sa buong mundo pala? Sa Biblia. Okay. 699 years old. 699. Si ano yun? Matusalim. Si Matusalim. Hindi. Hudyo. 600. Kasi nung unang panahon, mahaba pa ang buhay ng tao. Kaya lang umikli na umikli dahil matigas ang ulo ng tao, di ba? Yung mga bawal na kain na binawal ng Diyos, kinakain niya. Bawal kumain ng taba, bawal kumain ng mga hayop na katulad ng yung merong ano yung paa, yung magkakadikit. Dahil po kasi brother, di po usong pokso eh. Oo. Hindi. Hindi naman. Ano, pag pinanganak ka ngayon, ano ka na? Sa isang buwan is 30 days. So, 91 days ka na. 3 months ka na. Pag pinanganak ka is 9 months ka na. 9 months and 1 day. So, kasama yung mula nung pinagbumpis ka. Kaya kayo, pagdating niyo sa Korea, kung ilan taon ka na ngayon? O 27. Sa Korea, 28 ka na. Kasi yung 9 months mo sa tiyan, ika-count nila yon. So, mag-plus 1 year ka na kagad. O, ganun sa Korea. Hindi mga pick one. Hindi mo. Kaya nga sa POEA, ang pwedeng mag-take ng Korean language is 38 years old. Kasi pagdating sa Korea, 39 pa yung pasok pa. Hindi, ang di lang pwede is 40. So kung 39 ka dito, 40 ka na sa Korea. Kaya hindi ka na pwede mag-exam pag 39 years old. Hanggang 38 lang. 18 to 38 years old. Yun sa POEA. Kaya lang, karamihan sa learning center o yung nagtuturo ng Korean language, 37 lang ang sinasabi kasi nga, yung proseso, minsan, abuti ng isang taon. Diba? Pero kung mapalad kayo, katulad niya, no, ni, sino yun? Yung taga Bukawi, si Eman, six months, after niya pumasa, after, di ba, pumasa siya, after 5 months or 6 months yata, nakalis na agad. Yun ang swerte, kasi hindi na nagantay ng matagal. Parang si Jing, si Eugene, Tito Jing mo. Si Jing yung pinaka, pagkapasa namin, ang unang-unang nakalis, yung tatay niya, swerte. So dahil nakalis, siya yung una. Pangalawa yung pinsang kong taga sa Tainis, si Alan, yun ang nakalis. So 13 kami, ako yung pinakahuli. Ako lang yung nagdamay sa kanila para makapag-Korea. Ako pa yung muntik hindi makaalis. Ilang months ka, brother, bago tawagan? Ako bago ako nakaalis, 9 months. Eh sila, after 2 months, after 3 months, pinagtatawagan na, sunod-sunod na sila. Sumama ko sa bayan ko.
Lalo na yung mga taga-Haguno eh. Marami kaming ano, kaklase taga-Haguno kasi doon ako nagtuturo sa Malolos eh. Marami kaming kasabay na taga-Haguno eh. Lahat kami nakapasa isang kwarto. Isang room kami, nakapasa kami. 40 kami. Walang bumagsak kahit isa. Oo. Oh, kasi noon, hindi pa mahigpit. Pinractice namin dito noon. Dito. Nagpupunta mga taga-Haguno dito. Naka-jeep sila. Ang dami nila. Pinapractice namin is kung paano mga opya. Ako yung taga sa inyo. Kapag gumanyan ako, A. Kapag kumamot ako sa likod, B. Kapag ganyan-ganyan ko yung ballpen ko, C. Di ba? Tapos pag tumingin ako sa taas, D. Kung meron kaming code, dalawang linggo namin pinractice yun. Kasi noon, wala pang set A, set B, set C, set D. Ngayon, hindi na kayo pwede mangopia kasi iba-iba na. Kuwari ka, set A, ang answer mo nasa 1. Siya, set B, ang answer niya nasa 4. Iba-iba ng listening. Oh, sama-sama makikinig. Pero yung choices ng answers ninyo, iba-iba ng number. Hindi katulad dati. Sama-sama kami nakikinig, pero yung choices namin pare-parehas. Kaya sa isang kwarto, ang ginawa ng mga taga-Hagunoy, kasi nauna sila doon, alas 5 na madaling araw, nasa San Sebastian na sila. San Sebastian na kami nag-exam. Nauna sila, tapos kinutsaba nila yung ano. Tinignan nila kung saan ako nakapwesto kasi kailangan, nasa unahan ako. Kasi yung pinapis namin, dapat nasa unahan ako. Sila yung kapapyo sa likod. Eh, doon sa ano, seating arrangement, inuna yung letter Z, pababa, hanggang B. Ako nasa likod, baltasaw ako eh. Nasa likod ako. Ang ginawa nila, in-arrange nila yung upuan. Ginawa nilang A hanggang C. Kaya mautak yung mga taga-Haguno eh. Nalang nakasarapan. Di ba? Isang parte yun ako. Ako yung leader. 42 kami eh. Andan pa yan. Nasa akin pa yung listahan ng lahat na nakapasa eh sa room namin. Sinabi ko pa dyan. Lahat yan nakarating sa Korea. 42. Oh, ako yung huling nakaalis. Okay lang, nakaalis naman din. Basta makaalis, kahit na isang taong ka maghintay. So ito yung mga ages, di ba? Sa Korean. Yan. Korean age versus international age. Ang sabi dyan? Okay. That even a baby can be born in 1 month, be 2 years old. Okay. Korean use the Chinese New Year to count their age. So everyone in Korean age is always 1 to 2 years older than their international age. So mas matanda sila. Okay. Kaya kayo, pagdating niyo ron, plus 1 na kayo. Yung edad niyo. Okay. Sige nga, example. Diba? So, ito yung age. Alamin niyo na kung ano yung age niyo. Okay. So, alamin niyo na dito kung ano yung edad niyo. Tapos, isa-isa, tatanungin ko. Kuwari, may sariyeyo? O kaya, naigaw. Okay, di sa'yo. Katulad niya, kumari si ano, Jenny. You know? Jenny, naigaw to kini sa'yo? So, ano sasabihin mo? Age plus imnida. Imnida is declarative ending. Formal declarative ending. So, ilang taong ka na? 26? O, paano sasabihin yung 26? Oh, dito, ayun. 26, ito. Yes, sumol. Sumol, andan sa amin yung pure Korean na, nasa mga kopya niya, yung pure Korean na. Andan lahat yan. Sumol, yosot, sal. Huwag niyong kakalimutan yung sal. Ang sal is years old. Sumol, yosot, sal, imnida. No? Okay. Okay, naiga pa kaya sa iyo. So, sumul yosa sal imnida. Sumul yosa sal imnida. Okay? Okay. So, yun lang mahalaga doon, yung imnida. Okay? Okay, kumare si Rap. Okay, Rap. Naiga pa kaya sa iyo. Okay. Andre, mo sariyeyo? Okay, so ganun lang, di ba? John Carl, naigaw to kede sa'yo? Okay. Pero pag Koreanong magtatanong sa inyo, siguradong ito ang gagamitin niya. Mesal, mesal iyo? O kaya, mesal, ganun lang ha.
Mesal. Mesal. Ganun. Kasi yung mesal sa kanila, nagsasound na mesal. Me. Mesal. Gaganunin ka lang, no? Siyempre, hindi ka igagalang kasi sigurado kang magtatanong sa'yo is mas matanda sa'yo, unang-una. Kapag matanda, ang nagsasalita sa inyo na Korean, walang yo. Tandaan nyo, wala silang yo. Hindi ka gagamitan ng yo. Mesal. Ganun lang. Mesal. O kaya mesal. Ibig sabihin nun, how old are you? Pero pag sumagot ka, dapat, o kaya, kumari, Koreano ako, mesal. Changka, mesal. Ayun, dapat may inila. Sumulhan sa inila. May payoko-yoko pa yun, ha? Sumulhan sa inila. Kasi ganun sila din ako. Kung nanonood kayo ng Korean na, no, novela, or Korean, di ba ang palabas? Hindi nyo napansin? Pag ang nagsasalita is matanda, kausap ang bata, lagi lang siya nakayoko. Kasi sa Korean, ang kultura nila is mataas ang paggalang nila sa matatanda. So, bawal tignan ang matanda sa mata. Hindi nila tinitignan. Bawal. Kailangan nakalukyoko palagi, nakababa lagi ang mata mo. Bawal mo silang tignan gano'n. Tapos, di ba, lalo na pag pinapagalitan, di ba, sa Korean, ano, hindi ba napapanood, pag pinapagalitan yung mga bata na kayo kulang, hindi tumitingin, hindi sumasagot. Bawal sumagot. Pag sumagot ka, bigla kang titirahin na gano'n kayo, babatukan ka. Bawal sumagot sa matanda sa Korean. Eh, syempre tayo, hindi tayo sanay, di ba? Lalo na kung meron kayo pinaglalaban, kung ari, tama ka, hindi ka naman mali. Nagtatrabaho ka, tapos binintang sa'yo, hindi naman ikaw talaga gumawa. Siyempre, galit yung nagsasalita. Dak-dak lang ng dak-dak ng Koreano. Gusto mong sumagot. Diba? Basto sa kanila yun. Atayin mo muna magsalita sa mga. Pag natapos na, saka ko lang magpaliwanan. Hindi mo sila pwedeng sabayan. Na nagsasalita sila, tapos sabi, hindi naman ako magsalanan, tapos tanggalin ka pa sa kanila. Hindi ka na ayoko. Mababibisit sa inyo yun. Kasi hindi ganun ang kultura nila. Kung mapapansin nyo, mga Koreano, doon nga, minumura na nga, lalo na yung Sajang Nim. Ang Sajang Nim is yung may-ari ng kumpanya. Pag Sajang Nim yung nagagalit sa mga manager o mga supervisor, kahit alam nilang tama sila, talaga nakaganyan. Hindi sila tumitingin, nakikinig lang. Nakaganon lang, hindi sila magsasalita. Kasi bawal yun. Kahit na meron kang karapatan, hindi ka pwedeng magsalita. Bawal. Babayaan mo siya magsalita ng magsalita. Pagkatapos magsalita, saka ka nalang magpaliwanag. Kung nakita mo hindi na nagsasalita. Oo, nagsasalita ka, pero nakayuko ka pa rin. Ganun yun. Pag matanda. Kung nanonood kayo ng ano, ha, mapapansin nyo yun. Sa Korean mga pelikula sa ano sa TV. Ganun yung ano nila. Yung kultura. Okay, McLean. Nyo, sariyeyo? Ano? Okay, yol ahupsal in nila. Yol ahupsal in nila. Okay? Okay, Sara. Nyo sariye yo? In nila. Okay? Sumul nesal in nila. Okay? RJ. Nyo sariye yo? Okay, Gian. Nyo sariye yo? Okay, so ganun lang kadali, ano? Yung kanilang pagsasabi ng age. Okay? Tandaan nyo, ang age is nai, ang sal is years old. Ayan lang naman tatandaan nyo. Magagawa ko niya, ano? Gagawin ko siguro ngayon yan. Para meron kayo, meron akong maibigay sa inyo bukas. How to say your age in Korean. Pero dapat dito, mauuna is ito. Yung self-introduction kasi, ayan o. Yung chagisoge na tinatawag. Self-introduction is, ibig sabihin ng self-introduction, chagisoge. Chagisoge. Okay? So, sa kanayang mga self-introduction, kailangan kasi matutunan muna kayo sa numbers. Ang kaduktong ng numbers is, how to say your age, how to read time, how to read dates. So, yun. So, yun yung mga susunod na lesson natin. Okay? So, sige. Stop sharing na natin. Tapos.